Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Nagbabalik ang Itanong Mo kay Prof. Kasama natin ang Chairperson Emeritus ng International League of People's Struggle at ng National Democratic Front of the Philippines Chief Political Consultant na si Professor Jose Maria Sison. Magandang araw, Prof. Sison, at maraming salamat sa pagkakataong makapanayam kayong muli para sa isang napakahalagang usapin na may kinalaman sa kondukta ng armadong pakikibaka ng revolusyonaryong hukbo sa Pilipinas, ang New People's Army o NPA, partikular ang nangyaring trahedya sa Masbate. Malap na makabayang pagbati sa iyo, Professor Raimundo, sa Kudaw at sa lahat ng ating tagapakinig. Sa ngala ng Itanong Mo kay Prof, nagpapaabot po ako ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi nating kababayan at nakikiisa po ang aming programa sa pakikidalamhati. Sa panayam na ito, sisikapin nating makuha ang suri at ilang resolusyon ng NDFP batay sa mga naaangkop na mga dokumentong may lokal at internasyonal na saklaw na nakatuon sa mga sirkunstansya ng gerang sibil sa mga bansang tulad ng Pilipinas kung saan may puwersang nagsusulong ng revolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang paglaya. Halina at alamin natin ang kahalagahan ng Joint Monitoring Committee o JMC, ang Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL, ang The Hague Declaration at ng Ottawa Treaty, at kung bakit usapang pangkapayapaan ang pinanawagan ng mga taong simbahan at iba pang grupo na nagtatanggol sa karapatang pantao matapos maisa publiko ang insidente na hindi naman itinanggi kundi agad namang inako ng CPP-NPA. Bilang founding chair ng CPP, ano kaya ang pagtingin ni Professor Sison sa isyong ito? Ano ang masasabi niyo, Prof. Sison, sa nangyari sa Masbate kung saan ay may dalawang sibilyan na namatay dahil sa landmines na ginawa ng NPA? Meron po bang resulta ang investigasyon ng CPP-NPA-NDF hinggil rito? Isang trahedya ng mga sibilyang magpinsan ng pamilyang Absalon ay nasawi at isa pa ay nasugatan dahil sa pagkakamaling pinasabog sa kanila ang command detonated landmines. Ano man ang klase ng sandata ay maling gamitin laban sa mga sibilyan, ito ay mahigpit na patakaran ng CPP, NPA, NDFP at Revolusyonaryong Gobyerno ng Bayan. Gumawa na ng kagyat na pagsisiyasat ang partikular na command ng NPA sa Masbate na may kinalaman sa partikular na unit at ilang individual na may pananagutan sa malungkot na pangyayari. Tinanggap ng naturang command na may pagkakamali. Pero gusto pa rin ng pinakamataas na organo ng NDFP na may mas malalim pang investigasyon para magkaroon ng batayan para litisin ang mga akusado sa court-martial ng NPA o sa hukumang bayan ng revolusyonaryong gobyerno ng bayan. Maaari niyo po bang maipaliwanag, Prof. Sison, kung meron po bang nilalabag ang mga NPA sa landmines na kanilang isinigawa sa Masbate? Ano po ba ang implikasyon nito sa international humanitarian law? Walang linabag ng kabuuan ng New People's Army. Ang lumabag ay partikular na unit ng NPA o ilang individual na nagpaputok ng landmines. Ang mismong command detonated landmines ay hindi pinagbabawal ng Ottawa Treaty. Pero krimen o kamalian ang paggamit ng anumang sandata laban sa mga inosenteng sibilyan. Hinggil pa rin po sa landmines, Prof. Sison, maaari niyo po bang maibahagi kung ano po bang klase ng landmines ang katanggap-tanggap sa international humanitarian law sa mga lugar na may gera? Pinahihintulutan po ba talaga sa international humanitarian law o IHL ang pagtatanim ng bomba? Sa international humanitarian law, ang Ottawa Treaty ang pinakapartikular na instrumentong legal na nagsasabi kung anong klaseng landmines ang ipinagbabawal.
Ipinagbabawal ng kategorikal at paulit-ulit sa tratadong ito na bawal ang landmine sa na puputok dahil lamang sa presensya, pressure o contact ng kahit sinong tao, inosenteng civilian o armadong kaaway ng NPA. Sa kasalukuyang gera sibil sa Pilipinas, hindi pinagbabawal ang command detonated landmines. Ano po ang inyong masasabi sa kahilingan ng gobyerno sa pamamagitan ni DILG Secretary Eduardo Anyo na isurrender sa kanila ang mga NPA na nagkasala sa naganap na pagsabog sa Masbate? Alinsunod sa International Humanitarian Law and Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, ang NDFP ang may jurisdiction sa anumang paratang laban sa NPA at mga unit nito, at ang GRP naman ang may jurisdiction sa mga paratang laban sa AFP, PNP, paramilitar at mga unit nito. Ang NDFP at GRP ay mga co-belligerents sa isang gera sibil o armed conflict na saklaw ng Geneva Conventions. Hindi pwedeng utusan ng GRP ang NDFP na isurrender sa GRP ang unit ng NPA na gumawa ng pagkakamali sa Masbate. Ang GRP ay hindi rin pwedeng utusan ng NDFP na isurrender sa kanya ang mga akusado sa higit ng 6,000 paratang laban sa AFP at PNP na sumitido sa Joint Monitoring Committee sa ilalim ng Karil. Hindi rin pwedeng utusan ng NDFP ang GRP na isurrender sa NDFP ang mga armadong tauhan ng GRP na pumaslang ng napakaraming NDFP peace consultant. Tinutukoy ko ang pagpaslang kina Randy Felix Malayaw, Randall Achanis, Julius Giron, mag-asawang Kabanatan, mag-asawang Topacio, Reynaldo Bocala at iba pa. May kanya-kanyang sistema ng gobyerno at batas ang GRP at NDFP. Siraulo ang mga opisyal at ahensya ng reaksyonaryong gobyerno na gustong magmando sa NDFP na isuko sa GRP ang mga akusado sa insidente ng command detonated landmine sa Masbate. Ang Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, o mas kilala sa tawag na Karil, ay isang kasunduan na pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at ng National Democratic Front of the Philippines noong 1998. Ayon sa AFP, hindi na ito epektibo dahil wala nang negosasyon sa pagitan ng GRP at NDFP, at matagal na rin nilusaw ang Joint Monitoring Committee o JMC. Ano po ang inyong opinyon hinggil dito, Prof. Season? May halaga pa po ba ang Karil sa panahon ngayon? Umiral pa ang Karil dahil sa maraming provision nito ay hango sa international law, sa human rights at humanitarian conduct, at nasa balangkas ng international law na tinanggap ng GRP Constitution. Umiiral at bukas din ang opisina ng NDFP, nominated section ng Joint Monitoring Committee sa Cubao, at kinikilala at sinusuportan pa ng Royal Norwegian Government. Totoo na ang GRP ay nagsara ng kanyang opisina sa Joint Monitoring Committee, pero hindi ibig sabihin nito na malayang gumawa ng mga krimen ang GRP sa mga puwersa at tauhan ng NDFP. Hindi rin ibig sabihin na nawalan na ng jurisdiksyon ng NDFP sa mga puwersang nasa panig niya. Subukan ng GRP na magpadala ng arresting unit nila sa area ng NPA sa Masbate at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kung gawin ng GRP ang paghihimasok, huwag magulat kung lalabanan sila ng NPA. Sa panghuli, Prof. Season, ano po ang inyong panawagan sa ating mga kababayan? Hanggang ngayon, ipinagmamatigas at pinagmamalaki ni Duterte na tinapos at pinatay na niya ang peace negotiations. At gusto niya ang gera total at paka na niyang idahilan ang armadong revolusyon para magpataw ng pasistang diktadura sa Pilipinas. Napakalimitado na ang panahon na umasa ang sinuman
na magbabago ang patakaran ni Duterte. Nasa huling taon na ang halimaw sa kanyang legal term of office. Mas mabuting palakasin ang kilusan ng mga mamamayan para patalsikin sa poder ang traidor, berdugo, manderambong at manggagantsong rehimen ni Duterte at makipagkasundo sa oposisyon na itaguyod ang patakaran na buksan muli ang peace negotiations ng GRP at NDFP para lutasin ang mga problema na ugat ng gera sibil. Magkakaroon ang makatarungan at matibay na kapayapaan kung may peace negotiations muli at gumawa ng mga komprehensibong kasunduan tungkol sa mga batayang reformang sosyal, ekonomiko at politikal sa balangkas ng The Hague Joint Declaration ng GRP at NDFP. Sa pagtatapos na ating panayam, nagpapasalamat ako kay Professor Raimundo sa ko daw at sa lahat ng ating tagapakinig. Maraming salamat po, Prof. Season, para sa isang malaman at ubod ng linaw na pagpapaliwanag. Ang mga nabanggit na mga ahensya at pinagkaisahang dokumento na tunog technical sa una, ngayon ay may malinaw na hugis kaugnay ng trahedya sa Masbate at gayon na rin sa kabuuang kondukta ng armadong tunggalian sa pagitan ng Gobyerno ng Republika ng Pilipinas at CPP-NPA. Itanggi man ng gobyerno ng Duterte, maging ng mga antikomunista at iba pang mga grupo na nananawagan ng makaisang panig na resolusyon sa trahedyang ito, hindi na maikakaila ang bisa ng mga tratado o treaty at dokumentong sumasaklaw sa kondukta ng armadong tunggalian. Walang silbing i-etsepuera sa diskusyon ang dual state power sa bansa o ang realidad na may dalawang gobyerno sa Pilipinas na sangkot sa isang armadong tunggalian. Hindi ito tungkol sa durugan o paggapi na solusyon ni Duterte. Walang kahihinatnan ang ganyang posisyon dahil matagal nang nalikha ang mga opisyal at lehitimong mekanismo para resolbahin ang mga usaping dulot ng tunggalian ito. Ang mga mekanismong ito ay hindi pumapabor sa isang panig, kundi mga mekanismong nagbubukas upang talakayin, sawatahin, resolbahin ng dalawang panig ang mga umano'y abuso ng bawat panig, mga panukala ng bawat panig upang matugunan ang ugat ng armadong tunggalian. Sa puntong ito ng armadong tunggalian sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas at CPP-NPA, walang ibang mekanismo ang maaaring makatugon dito kundi ang usapang pangkapayapaan o peace talks. Hanggang sa muli, ito po si Sara Raimundo, guro ng Universidad ng Pilipinas at aktivista ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Iba yung pag-iingat at pakikibaka laban sa tiraniya. Sumasa inyo ang Itanong Mo kay Prof.